Pop Ramdi. Welcome back po sa ating YouTube channel. And yung kaso po na i-share ko sa inyo ngayon ay tungkol po sa kaso ng isang ina na nag-file laban sa ama ng kanyang anak para makakuha ng child support. So, pwede nga ba niyang gamitin or pwede nga ba siya makapag-file ng kaso under the Vowsy Law or RA 9262 para lang maka-claim ng child support? Yun po ang ating sasagutin sa end ng case. So, ang GR number po ay 182367. This was decided by the Supreme Court noong December 15, 2010. So, ito pong si mother, noong 2008, ay nag-file ng petition para ma-issuean siya ng temporary protection order laban sa ama ng kanyang anak, and attached doon sa petition ay yung prayer for financial support para sa kanyang anak, and also gusto niya na mag-issue ng order itong korte patungkol kay sa employer ng kanyang ng ama ng kanyang anak para sila na yung mag-withhold ng kanyang salary as amount of support, and then ibibigay na lang sa kanya directly kay mother. Okay, so pagdating sa korte, inoppose ni father yung petition. Bakit? Kasi ang sabi niya, itong petition niya ay ang basically, this is one for financial support. Hindi ito protection against women and child abuse. And pangalawa, sabi niya, hindi siya ang ama ng bata. At yung signature na nasa birth certificate ay hindi kanya. Iyon ang sabi ng ama. So, ito lamang ay isang harassment suit para lamang mapwersa siya na i-acknowledge yung bata na kanyang anak at makapagbigay siya ng suporta. Dinagdag pa niya na hindi nga siya nakikisama sa isang bubong or hindi niya kasama itong si mother at saka itong bata. So, ibig sabihin, hindi kinakailangan ng protection order laban sa kanya kasi hindi sila magkasama sa iisang bubong. Alright. So, noong March 2008, dinismiss ni RTC itong petition kasi ang sabi ng korte, hindi na-establish ni mother yung relasyon nung bata doon sa ama na allegedly hinihingian niya ng suporta. Okay? So, hindi niya na-establish yung relationship o yung tinatawag na filiation para mapwersa itong ama or makumpel ng korte itong ama na magbigay ng suporta. So, nag-file ng motion for reconsideration itong si mother pero denied. And yung order ay may admonition nga na kailangan makapag-file muna itong si mother ng petition for compulsory recognition ng bata bilang prerequisite or requirement bago siya makapag-file ng petition for child support. So, dahil hindi nagustuhan ni mother yung desisyon ng korte, umapila siya ngayon sa Korte Suprema. So, yung issue is, tama ba na i-dismiss ng korte yung temporary protection na kanyang hinihingi at yung kanyang application for support? Alright? So, ang sabi ng korte, yung RA 9262 na siya niyang ginamit na basihan para makapag file ng kaso at makahingi ng suporta. Ito ay protection para sa protection at saka sa siguradad. Protection and safety ng mga kababaihan at kabataan na biktima ng abuso or
violence ng kanilang ama or karelasyon. Ang sabi ng korte, yung issuance ng protection order laban sa ama ng bata sa case na ito, pupwedeng isama doon yung grant of legal support para sa bata. Provided, maipapakita dito na entitled siya sa protection order at sa child support. Okay? So, dito ang sabi ng korte, dahil nga sinasabi ng mother na inaabuso sila ng ama nitong kanyang anak, kaya siya humihingi ng temporary protection order. Pero ang obserbasyon ng Korte Suprema, hindi ito yung case. Contrary to her claim, hindi sila nagsasama sa iisang bubong. So, sabi ng korte, paano magkakaroon ng abuse? Okay. As it turned out, yung motibo ng pag-file ng petisyon na ito ay para makakuha ng financial support mula sa ama ng bata. And kiniklaim nga ni mother na siya ang ama. Ito naman ay patuloy na dinedeny ni father. So, ang sabi ng korte, to be entitled to legal support, the mother must, in proper action, first establish the filiation of the child. Kailangan muna niyang mapatunayan yung relasyon ng bata sa ama na sila talaga ay magkadugo, sila ay mag-ama. If hindi ito ina-admit o ina-acknowledge ng ama ng bata, like in this case, dinedeny nung ama na kanya yung bata. Okay. So, yung demand for support nitong nanay para sa kanyang anak ay base lamang sa kanyang claim na ito ay anak ng kanyang idinimanda. Ito ay kanyang illegitimate child. However, dahil nga hindi in-acknowledge na kanya, kailangan munang patunayan na meron nga silang relasyon bago makahingi ng suporta itong nanay mula sa ama ng kanyang anak. At hindi po pwedeng gamitin yung case under RA 9262 o yung VAWSI para sa ganong klaseng aksyon. Okay? So, ang sinasabi ng korte, although ina-acknowledge nila yung best interest ng bata in cases involving paternity and filiation, ayaw nilang magkaroon ng mga baseless paternity suits na magkakaroon ng disturbance sa privacy and peace of mind ng legitimate family netong ama na kiniklaim na siyang ang ama nung anak na sinasabing sa case na ito ni mother. So, in this case, ang sabi ng korte, hindi ito yung proper na kaso na dapat isampa ng nanay. Dapat nag-file muna siya ng petition for compulsory recognition ng kanyang illegitimate child. Or, pupwede rin siyang mag-file directly ng action for support and yung issue ng compulsory recognition ay integrated at kasamang re-resolbahin ng korte doon sa petition na yun. But, hindi niya pa pwedeng gamitin o hindi siya pa pwedeng makapag-file ng makahingi ng child support under this VAWSI law kasi hindi acknowledge yung kanyang illegitimate child ng ama. Okay, ng bata. Alright, so yun lamang po. Please like and follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel, Attorney Promdy. Enjoy you watching.